Mga kabayan, palaban, walang takot at hindi nagpatinag itong si Ka-Eric Celis na angkor ng SMNI dito sa grupo ng Kamara sa pamumuno ni Speaker Martin Romualdez Jr. Sabi ni Ka-Eric, kung nagkamali siya ng kanyang pahayag, bakit hindi siya lang ang kinasuhan at bakit ang buong SMNI pa ang tatanggalin niya ng prangkisa? Congressman Suarez and Congressman Tambunting and Speaker Martin Romualdez and all your allies, bakit kailangan mag-franchise hearing? Kung ang tingin nyo nagkamali ako sa impormasyon na pagtatanong ko, bakit hindi ako ang kinasuhan nyo? For libel and cyber libel. And I am ready to stand by that. Sabi pa ni Ka-Eric, naniniwala siya na gusto lang nilang patahimikin ang SMNI dahil dito nagpuprograma ito nga si dating Pangulong Duterte, kung saan ay may matinding alitan sila ni Speaker Martin Romualdez at VP Indaisado Duterte. Gusto po naming linawin, kung nagkamali man ako granting for my information and the source na hindi ko ni-reveal at nasaktan kayo, ang tama bang aksyon ay ipatawag ang buong SMNI at tanggalan ng prangkisa? Bakit ang franchise ang inatake nyo? Mm-hmm. Meaning, hindi po ako ang target nyo dito. Ang target nyo talaga, patahimikin ang SMNI, tanggalin ito as a media outfit sapagkat sa tingin nyo, ito ay Duterte Media. Nagkakamali kayo. Ang SMNI ay People's Media. Samantala, sa panig naman ni Dr. Lorraine Badoy, ang kasamahan ni Ka-Eric, lantaran niyang sinabi na salot ang Kongreso dahil tila nagkakampihan sila kasama ang Makabayan Black na tinaguri ang miyembro ng komunistang grupo. Nahawa ko sa Kongreso na nasa loob ng Kongreso ay mga salot, no? Na talagang binababoy nila ang institusyon na yan. No, sa sinabi ko kahapon, tinanong ako, no, na sa sinabi ko na nire-respeto natin ang institusyon na yon, totoo yon. No, pero at nalulungkot tayo na nandyan sa loob ng Kongreso, yan si Franz Castro, Arlene Brosas, Raul Manuel, at dahil sa tagal na nila dyan, nababa talaga, they have really pulled down the standards of Congress. Ano ang masasabi mo dito, kabayan? Sino sa tingin nyo ang nasa tama? Ang kampo ba nila Ka-Eric ng SMNI o ang kampo ni Speaker Romualdez ng Kongreso? Sama-sama nating panuorin ang buong video at pakicomment nyo po ang inyong mga reaksyon at sariling opinion. Pero bago yan, muli po ako nag-iimbita. Sa mga hindi pa po nakasubscribe sa ating channel na Kabayan News PH, pakipindot po ang subscribe button at pakiclick na rin ang notification bell para lagi kayong updated sa mga bagong upload natin na legit at napapanahong balita. Maraming marami pong salamat. Ako, naluluhod muli ako sa NPA at lalaban sa gobyerno na ito. Kapag ginanon po ako sa loob ng Kongreso, yun po ang pumipigil sa akin kahapon na huwag kong sabihin ito kasi alam kong aapakan ang karapatan namin doon sa loob. Ang pagtingin po ni Speaker Martin Romualdez, again, Congressman, mga members of the House of Representatives sa Committee on Franchise, ang Laban Kasama ang Bayan po ay hindi news program, Congressman Suarez. Ito po ay commentary program. Therefore, we have the right to analyze, observe, and make commentaries. At by the way, gusto po naming linawin, kung nagkamali man ako granting for my information and the source na hindi ko ni-reveal at nasaktan kayo, ang tama bang aksyon ay ipatawag ang buong SMNI at tanggalan ng prangkisa? Hindi ba tama ang dapat gawin? Kinasuhan niyo ako? At kung sino man ang editor ko for libel or for cyber libel, bakit ang franchise ang inatake niyo? Mm-hmm. Meaning, hindi po ako ang target niyo dito. Ang target niyo talaga, patahimikin ang SMNI, tanggalin ito as a media outfit sapagkat sa tingin niyo, ito ay Duterte Media. Nagkakamali kayo. Ang SMNI ay People's Media. Ang tanong ko simple lang po, saan ho nyo nakuha, what was your basis to allege that the Congress spent 1.8 billion pesos? We have to know the source. Mr. Chair, we were not hired or engaged by the anchor, Ka-Eric or Dr. Badoy, but we were legal officers of SMNI. So we are not authorized to answer in behalf of the anchors. Yes, Mrs. Chair, although it might not be your special stand, but still, you are the franchise shareholder and you are responsible for the provisions stated in your franchise.
we are talking about Section 4. Now we are trying to establish whether you are in violation of this section. So why don't you invite them and come now? Kung nandito lang naman pala sila. So we try to call them, Mr. Chair. Okay, thank you. Let them come now. I mean, you know, para hindi tayo nag-aakse ng oras. Kung nandito lang naman pala sila. Dapat, actually, Mr. Chair, sorry, Pong Johnny. I think you should have been duty-bound to bring them along already. Alam niyo naman na ang pag-uusapan natin dito, yung show nila eh. Di sana sinaman niyo na rin sila. Di ba? Congressman Suarez and Congressman Tambunting and Speaker Martin Romualdez and all your allies, bakit kailangan mag-franchise hearing? Kung ang tingin nyo nagkamali ako sa impormasyon na pagtatanong ko, bakit hindi ako ang kinasuhan nyo? For libel and cyber libel. And I am ready to stand by that in a court of law. Pero bakit ginamit nyo ang poder at kapangyarihan nyo to investigate the franchise doon sa mga opinion at commentaries namin and pagtatanong? So the objective here, sorry to say this, is not about the 1.8 billion na nasaktan kayo na sa tingin nyo pinaparatangan kayo na sobrang gastos. The real issue here, matagal nyo nang gusto natanggalan ng franchise ang SMNI. Proof to this, October pa lang nananawagan na ang CPP, NPA, NDA party list sa loob ng Congress na patanggalan ng franchise ang SMNI. Nasasaktan sila dahil nabubulgar sila dito. Bakit hindi nyo nang itinanong nyo sa amin kahapon? Of course, sila nga ang dapat nandito para silang sumagot. We want to know first the source. Anong pinagbasihan nila na mag-aligasyon sila ng itong 1.8 billion pesos? Anyway, since the anchor persons are not here, to put it in record, we have here the finance officer of Congress and we have the Secretary General from Congress. As I've said, the books of Congress are open to everyone, are open to public. So for the record, may I ask the finance officer or Secretary General Velasco, magkano ba talaga ang nakalaan sa budget natin for traveling expenses? So maliwanag po sa lahat, Mr. Chair. The record shows that Congress for the year 2023 has spent only 39 million pesos. Malayong malayo po doon sa alegasyon ng SMNI that Congress has spent 1.8 billion pesos. Now let me read again so that the SMNI officers will be enlightened. Responsibility to the public, Section 4 of your franchise, of your Republic Act. The grantee shall not use its stations for the dissemination of deliberately false information or willful misrepresentation. So very clear po dito, bawal po sa prangkisa ninyo na magsabi sa publiko ng mga maling reports or deliberately false information. Now, Mr. Chair, my question is, to the SMNI, why should you not be held liable when it is very clear that you have violated Section 4 of your franchise? Ano ang rason na may bibigay nyo sa amin na hindi kayo dapat patulan o hatulan ng violation against your franchise? Very clear ro. Ang aligasyon ho ng SMNI, 1.8 billion pesos ang ginastos ng Kongreso sa traveling expenses. It is on record, and if you want that we can furnish you the records, nanditong finance officer, nandito SecGen, ang ginastos until October was only 39 million pesos. So it would be impossible na magkakaroon po ng gastos ng 1.8 billion pesos dahil yung budget for traveling expenses ni hindi nga umabot dun sa sinasabi niyong 1.8 billion pesos. Dinitignan ko kasi sila eh. No? Naawa ko sa Kongreso na nasa loob ng Kongreso ay mga salot no? Na talagang binababoy nila ang institusyon na yan. No, so sinabi ko kahapon, tinanong ako no, na so sinabi ko na nire-respeto natin ang institusyon na yun, totoo yun. No, pero at nalulungkot tayo na nandyan sa loob ng Kongreso, yan si Franz Castro, Arlene Brosas, Raul Manuel, at dahil sa tagal na nila dyan, nababa talaga, they have really pulled
down the standards of Congress. Dahil sila ay... You couldn't even feel any statesmanship there yesterday. No? Yeah. I've really felt like, this is not the familiar place that I grew up in. No? This is not how it looked like before because Franz Castro was right there. Raul Manuel was right there. No? So yan. Yan yung kung bakit ano, kailangan magtutulungan tayo to rebuild our country. Actually, Mr. Chair, there was no allegations about the 1.8 billion pesos, Mr. Chair. It was just a question given not in behalf of SMNI, but it is a statement by an anchor of SMNI. And there is a disclaimer in every program of SMNI that any statement made by the anchor guest is not the official stand of SMNI. Second, Mr. Chair, there was no deliberate false information. I'd like to invoke, Mr. Chair, the jurisprudence of the Philippine Supreme Court about freedom of press and freedom of expression. It is part of our constitutional and republican principle, Mr. Chair, as a country and as a republic, that there is a jurisprudence that freedom of press and freedom of expression includes false or inaccurate statement, if there's any inaccurate statement. Freedom of press and the freedom of expression is one of the highest form of constitutional right in our Philippine Constitution. That's why there was no deliberate false accusation. Humbly, Mr. Chair, what we are doing here, we acted in good faith. Humbly, we acted in good faith, and there was no statement, official statement given by SMNI. And ang ginagawa po natin ngayon, Mr. Chair, gumagawa po kami ng investigation, internal investigation, kung may nangyari ba talagang statement about the 1.8 billion. Because based on our initial investigation, there was none.